Ayan mga kalahay, masyado naman ako natutuwa sa comment ni Project Tala sa atin na gusto kong basahin lang po. Sabi niya, "Hi Apo, nice to know na umalay ng pusa ang mga tala for your Nobel Prizes. If you may, baka you want to transfer your knowledge to people like me so I can help transferring this to multiple others too. We will make 1,000 Apo advance. Ha ha ha." Actually, Project Tala, talagang nasa isip kita, no? You yourself is a treasure chest full of wisdom and knowledge. Alam mo, talagang nung nakakausap ko itong mga taong ito, no, especially in terms of herbal medicine, ito kagad ang naisip ko. And I really want to collaborate with you, no? So, naisip ko nga na gumawa ng vlog kasama ka. So, kung I'll respect kung ayaw mo ipakita ang mukha mo, pero I want to see you talaga in person to make this project work, no? Project Tala, napakadami po natin pwedeng maaring gawin, no? Especially on herbs, like nung napag-usapan namin, no? Kasi parang ang nagiging problema dito is yung business side ng mga mangihilot, kung paano kikita ang mga mangihilot. Although, medyo sensitive part yung certification issues, no? Kailangan ko munang kausapin sila. Kahapon, kinausap ako ng mga kaibigan ko, ng dating mga trainers na under me, katulad si Mamin Parungaw, at at sinabi ko na rin ang sistema, no? So don't worry, we will try to fix these things kung sakali man na magkaroon pa rin ako ng tinig para maayos po ang larangan ng panghihilot sa buong mundo, dito sa buong Pilipinas. Totoo po nga po, no? Sabi mo, by the way, nalulungkot ako sobra nung nalaman ko sa inyo kahapon na pumanaw na pala si Dr. Bobiano. Binabasa ko parang libro niya at sabi ko, wow, I need to visit this person. Yes, medyo matagal na mong panahon din namatay si Dr. Engineer Fajardo. Actually, he is a civil engineer at nagkaroon siya ng PhD degree on alternative medicine. At tungkol dyan, no, honestly, I am not qualified. Siguro alam niyo naman na undergrad lang po ako at meron lang akong diploma degree on alternative medicine kung kaya't ako'y nakakapagturo. At maraming salamat sa TESDA dahil sa kanilang training program is na nagkaroon ako ng trainer methodology at pakatilang mata ko, pasensya na po. Trainer methodology at assessment methodology kung kaya't tayo ay naging trainer assessor ng TESDA sa noong almost 10 years ago. Pero ngayon, yung mga natutunan ko ay na-apply ko sa aking pagkakandak ng research, sa paggawa ng mga modules. At nakita ko nga sa hilot ay marami pang mga larangan na pwedeng maturuan. Kasi kung iisipin nyo ang hilot, no, bilang isang paghahagod o form of massage, mali po. Hindi po. Isang bahagi lang po ang pagmamasahe ng hilot. Naisip nyo ba yung pagbibigkis? Diba? Pag may masakit ang naikabag tayo is nagbibigkis, isang form din po yun ng paghihilot, paggamit ng bigkis. At yun din ng mga halaman gamot. Diba? Sa mga halaman gamot, ang alam natin ay itinatapal-tapal din siya. So para manatili yung pagtapal doon ay kailangan bigkisan. No? So maraming pamamaraan ng ating mga ninuno kung paano gagamutin ang mga karamdaman. At yun po ang sinasaliksik natin. At ito, we are developing relationship with DTAC na sana ay makatulong din sila na ma-fund yung ating mga efforts para makita natin. Although ang DTAC na merong rubios dahil kasi meron na silang Encyclopedia of Herbal Medicine. No, hindi ko alam kung magkano pero meron sila sa kanilang office. But I challenge yung DTAC na sana is magkaroon ng regional, or it's not only regional, but bawat probinsya at bawat munisipyo ay merong traditional alternative healthcare office, no? So, yan ang sisikapin natin. Pero, humihingi sila ng tulong para rebisahin ang batas, maamyendahan ang batas, na magkaroon sila ng regulatory powers. Pero, bukod dun sa regulatory powers, nakikita ko talaga, they need to have a local centers or local offices sa bawat munisipyo at lungsod sa buong Pilipinas, no? Dahil if you want to regulate hilot or manghihilot, the practice of hilot, it's not regulating. To help manghihilot, ay dapat may opisina po ang mga manghihilot sa bawat munisipyo. Kasi nga, meron din pong pamamaraan. Halimbawa, yung mga senior citizens, di ba bawat munisipyo at barangay ay meron senior citizens office. So kung gusto nila talagang ma-utilize
ang hilot sa batas, either itandem nila ang manghihilot sa Office of the Senior Citizen o kaya sa DPWH, Department of Social Work, DSWD pala, Social Work and Development, o kaya sa Barangay Health Office, no? So ito yung dream natin para sa manghihilot, para ang mga manghihilot natin ay hindi lang nasa bahay tumatanggap, dahil yun po yung kanilang kinatatakot na baka kung ano ang ginagawa ng manghihilot, maling pamamaraan. So ang eskwelahan natin o ang PITAC o ang ahensya ng gobyerno ay magbibigay ng pamantayan sa tamang pagsasagawa ng paghihilot, no? Although sa pag-uusap namin, no, ay hindi na natin papakilaman or di daw nila papakilaman yung spiritual things ng hilot. Halimbawa, yung mga pagtatawas o yung ginagawa ng mga faith healers. Dahil kasi sacred tradition yun. Although, on my part, it still need to be protected. Dahil kasi naman, di ba, ang gawain ng mga Kristiyano, ang nakikita ko is maraming yung tumitigil sa paghihilot, sa pagtatawas, kasi nako-convert sila sa pagiging born again Christians. No, iniiwan nila ang gawain ito. At sana, yun lang din ang kahilingan ko, na sana, sa paglaganap ng makabagong reliyon, huwag naman nilang tumigsain o huwag nilang supilin ang katutubong pamamaraan. This is our identity as Filipino, at yun ang tinitindigan ng lumpiang agama na magpatuloy pa ang ating kultura tradisyon. No? Na sana, yung magiging apo mo ay ma-experience pa rin yung gawain ng mga manghihilot. So ituloy ko lang pala, no, old folk healers are passing away one by one. I think this will be your legacy, your life work, Apo, to transfer the young to the younger generation. I am so happy nandiyan si Gigi. I know marami pang mabuting Gigi sa buong Pilipinas. They just need to be seen in whole. They need to be mentored by you. I'm looking forward to the preservation and promotion of this healing culture. I will offer prayer of gratitude to Dr. Babiano in my next communal prayer. What a wonderful healer devoting a life work just like you, Apo. Opo, ako rin po, ako man ay saludo kay Dr. Babiano Fajardo. Yun nga lang, no, wala tayong pagkakataon na makamit siya or makatagpo, no? So late na nung nagkaroon ako ng connection sa kanila. Pero si Nanay Noni Del Mundo, kung maririnig mo rin siya, siya yung founder ng Hilot Pinoy, nakasama ko po siya sa St. Francis Divine College. Nag-aral din po siya ng alternative medicine. At naalala ko sa kwento niya noon, gusto niya daw ako maging kapartner, makatandem. Dahil kasi siya ay intuitive hilot, ako naman parang hindi naman bookish, pero nagkakaroon tayo ng explanation sa mga, kumbaga ako ang nakakapagpaliwanag sa mga ginagawa ni Nanay Noni Del Mundo. At yun din is nakaharap din natin si Efren Guanson. Siya po yung founder ng Alyansa ng Manggagamot, Manghihilot at Albularyo ng Pilipinas na sa makabilang buhay na rin. So nakakalungkot dahil ang mga dakilang manghihilot ng ating lahi, yung mga advocates, no, unti-unting nawawala. At ito rin ang kinababahala ko, no, na gusto kong gamitin ang pagkakataon ito na ipagdasal ang lahat ng mga tagasunod natin na naaapektuhan sa ating karamdaman. Mga kalahi, medyo malakas na po tayo at napapagtagumpayan natin ang karamdaman ito. Although, kailangan pa rin palakasin ang ating katawan, at dahil sa pinapalakas natin ang ating katawan, pinatataas ko rin ang aking energy level para ang lahat ng enerhiya at karamdaman ninyo din ay magkaroon ng lunas. So, pinapanalangin ko ang inyong kagalingan, lalo na sa iyo, na hindi kita i-mention na nagdurusa ng cancer ngayon. I pray that God will touch you right now through time and space, anumang oras sa inyong lugar ngayon, saan ka man naroon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay isa sa iyo. Kung ano man ang iyong karamdaman, sinasamo ko ang dakilang kapangyarihan ng Panginoong may kapal na paliguan ka ng kanyang biyaya. Sa pamagitan ng tubig, dinisin ka sa iyong karumihan, linisin ang iyong karamdaman, at sa pamagitan ng liwanag ay bigyan ka ng liwanag at kagalingan. Pagpanibaguhin ang sigla sa iyong pangangatawan. Sinasamo ko ang kagalingan na dumapo sa iyong ngayon, sa iyong mga kaluluwa, sa iyong mga
espiritong gabay sa matal sa dakilang kamalayan at mababang kamanduhan, kayo'y magkaisa upang maranasan mo ang tunay na buhay na kaloob sa ng Panginoon. Sa ngalan ng dakilang kapayapaan ka, umaasa ako sa kagalingan na iyong matatanggap sa oras na ito. At ganyan din para sa inyong mga kalahi, no? Kung anuman ang dinaramdam ninyo ay akin po kayong pinadarasal, pinapanalangin na makita niyo ang buhay sa inyong katawan. Gamitin niyo po at pahalagahan ang katawan na meron tayo. Dahil ito ang sisidlan ng banal na espiritu, ang dakilang tahanan ng Diyos na lumalang sa atin. Sa pamagitan ng ating katawan ay maluluwalhati ang Panginoon na binigay sa atin. Kaya sa bawat sandali ng iyong buhay, sa bawat hininga na pumapasok sa inyong ilong, ay luwalhatiin natin ang Panginoon. So hanggang sa muli, maraming salamat. Mayari na pag-asa atin.